Tanging habagat na pinaigting ng bagyong Ferdy ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa Metro Manila. Alamin po natin ngayon ang magiging lagay na panahon sa ating bansa mula sa GMA Weather Resident Meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Magandang gabi po, Mang Tani. Magandang gabi, Pia, at sa ating mga kapuso. Nakataas pa rin po ang storm warning signal number 1 sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Abra at Ilocos Sur. Inaasahang magdadala pa rin ng mga pag-ulan at bugso ng hangin ang bagyong Ferdy doon na nananatili pa rin po sa Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 240 kilometers diyan sa west-northwest ng Lawag, Ilocos Norte at may lakas pa rin itong 55 kilometers per hour. At ito ay gumagalaw papunta sa west-northwest sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Sumanib na rito ang low pressure area na huling namataan sa Lawag kaninang umaga. Ayon po sa PAGASA, mamayang gabi inaasahang lalabas ng PAR ang bagyong Ferdy, pero base sa datos na nakalap ng Weather Central ay bahagya na po itong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility kaninang hapon at tinutumbok na nito ang Southern China. At patuloy naman daw pag-iigtingin ng bagyong Ferdy ang hanging habagat na siya namang pagpapaulan dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Northern, Central at Southern Luzon, kasama na ang Kabisayaan. So yung pong mga may kulay berde at kulay dilaw, ibig sabihin po niya na indikasyon ng ulan. At hanggang mamayang gabi po ay magpapatuloy itong ulan hanggang bukas ng umaga. Kaya po patuloy nating pinag-iingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naninirahan sa mabababang lugar, sa posibleng flash flood at landslide naman po dun sa mga bulubunduking lugar. Dito sa Metro Manila, inaasahan na patuloy ang mga pag-ulan mula po yan sa umaga hanggang pagdating ng tanghali at hanggang sa gabi ay mataas ang tsansa ng pag-ulan, kaya po maulang linggo ang ating inaasahan. At sa ngayon po, nananatiling normal ang level ng tubig sa mga dam dito sa Luzon. Pero ang Biga Dam dito po sa May Benguet, nakabukas po ang isang gate dahil nasa 574.67 meters ang water level dyan. Pero hindi naman po ito critical dahil ang normal high niya ay 575 meters. Pia? Mang Tani, kapag po ba lumabas sa itong bagyong Ferdy, makaka-apekto pa rin po sa ating bansa? Oo, Pia. Dahil ang nangyayari dyan, itong bagyong Ferdy ay patuloy niyang pinag-iigting itong hanging habagat. Kaya itong kaulapang ating tinitingnan ngayon, ito yung kaulapang daladala ni Ferdy habang papalayo, pero patuloy na hihigup yan o magpapalakas ng hanging habagat. Kaya naman patuloy na makakaranas ang pag-ulan itong malaking bahagi ng Luzon kasama na yung Metro Manila hanggang dito yan sa may west-eastern o western Visayas. At Mang Tani, kamusta naman po yung alo naman po para po dun sa mga magtatangkang maglayag? Pia, dahil nga binanggit natin, patuloy na malakas yung hanging habagat kaya pati yung alo ng karagatan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon hanggang dito sa may eastern seaboard ay magkakaroon ng mga malalakas na alon. At ito ay kita natin dito sa kulay asul hanggang doon sa may kulay dilaw. Kaya paalala po doon sa ating mga mangingisda, lalong-lalo na yung nagbabalak ka lumabas ngayong gabi ng yung maliliit na sasakyang pandagat, pinapayuhan po sila na hanggat maaari ay huwag munang lumabas ng karagatan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Ito po si Nathaniel Cruz mula sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Mang Tani.